ka nga magulat ng ganyan. Okay, sorry, sorry. Yung Time Magazine na sa'yo? Ikaw daw kumuha sa kwarto namin, ha? Is this what you're looking for? Okay, sorry. What's your problem? Oh, nakatatlong tawag na nanay mo, ha? Ilang beses niya pinagbilin sa amin na tumawag ka. Makaisipin nun, hindi namin sinasabi sa'yo. Oo na. Tawagan ko na lang later. Oh, kala ko sasabay ka sa akin. Di ba magkikita pa kayo ni Chari sa Makati? Magkaka-cancel na lang ako. Bakit? Not feeling well. Ate, magbe-breakfast po ba kayo? Kape na lang. Yung decaf, ha? Ilabas mo yung Splenda. Opo. Are you okay? Halos buong gabi akong di makatulog dahil sa dysmenorrhea. Uminom ka na ba ng gamot? Pwede ba huwag kayo mag-overreact? Sakit ng babae ito, wala kayong alam tungkol dito. Ate? Ate? Ate, punta lang po ako ng clubhouse. Wala na po kasi tayong sahog. Bibili lang ako ng soy sauce. Oh, yung maliit na bote na munang bilhin mo, ah. Kasi mahal sa clubhouse yan, eh. Tapos sa susunod, ilista mo na para pag nag-grocery ako, half gallon ang mabili natin, ha? Sige po. Punta muna ako ng clubhouse. Oh, bakit? Katatagpuin mo na naman ba yung security guard sa bahay ni Mrs. Galvez? Bibili lang ako ng toyo. Gumagawa ka na naman ng kwento dyan. Aba, baka akala mo hindi ko alam na boyfriend mo na yung lalaking yan, kaya aali-aligid yan dito. Pakialam mo. Dyan ka na nga. Teka, bumangon na ba ang ate? Pwede ko na bang linisin ang kwarto niya? Hindi pa. Masama ang katawan. Nakahiga pa. O, di lalabas ko na itong basura. Hoy, huwag mong iwanan mag-isa dito si ate. Baka naman mamaya makipagtsikahan ka na naman kay Esme dyan sa kabila. Sino sa ating dalawa ngayon ang nabubulakbol, no? Gaga! Gaga ka din! Breathe it. Breathe it na dyan to. Babaeng to. Ulit. Ulit.
Pinaliligpit po ni ate, pinatatabi niya. Eh, saan niyo lalagay yan? Sa may aparador daw po. Mariel, bakit mo naman pinatambak dito yung mga magazines? Eh, kasi ano mo mag-pile up yan lahat sa kwarto? Ang mahal-mahal ng aparador na yan, dito mo papatambak lahat yan. Eh, kasi naman nakatanga yan at wala kang pakinabang. Oh, anong oras na? Wala pa kapatid mo. Uumagahin na naman yun. Kausapin mo na nga yun. Kasi naman ikaw eh, pati si Tristan, pinoproblema mo. Ano ka ba? Iniwan sa atin ng nanay mo yun. Pananagutan mo yun. Mila! Ate? Sabi mo kay Lolit, kumain na. Bukas na lang kamo niya ipagpatuloy yung pag-aayos ng mags, ha? Opo, ate. Kumain ka na raw. Bukas mo na daw ipagpatuloy yung pag-aayos niyan. Saglit nga lang! Kasi naman, ang dami-dami naman ito, no? Tapos pinaayos pa ni Kuya para pare-pareho. Kaya nga, bukas mo na lang tapusin yan. Sige na, mauna ka na doon. Susunod na ako. Kumain ka na. Bahala ka. Problema tayo? Sige, sabihin niyo. Sasabihin niyo ba sa akin nung hulaan ko'y nasa isip niyo? Ate, kasi po si Lolo... Wala po, ate, wala! Anong wala? Ikaw nga takot dyan eh. Takot saan? Kasi doon daw po sa den room, may narinig daw po si Lolit.